si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagira sa tibos niyang bayan. Nagpupuri mga hira, masayang nagbibiwa. Magalang tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo
at buhat do'y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Yesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ng nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa uling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po muna ang katabi ng magandang tanghali. Alam ko po na sobrang init
sa mga oras na ito, pero ganun paman, mas mainit din ang ating pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung titingnan natin si Jesus at ang pagkakilala natin sa Panginoon, alam natin na siya ay Diyos. Alam natin na siya at ang Diyos Ama ay iisa. At yan po ang ipinaalala po sa ating ebanghelyong napakinggan kahapon. Nang nagpakilala ang Panginoon na siya at ang Diyos ay iisa. Pero tandaan din natin mga kapatid, na si Jesus ay hindi lamang Diyos. Tandaan natin na si Jesus ay naging taong kagaya natin. Naging kagaya natin ang Panginoon bukod sa pera lamang sa pagkakasala. Dahil alam natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ay Diyos at tao. Pero mga kapatid, isang bagay po ang malinaw sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ano po ang malinaw sa kanya? Lahat ng kanyang ginagawang dito sa lupa ay sumasalamin sa Diyos. Uulitin ko po yun. Lahat ng ginagawa ni Jesus dito sa lupa ay sumasalamin sa Diyos. Ibig sabihin, kung siya ay nagpupunta sa iba't ibang lugar, nagpapagaling ng mga may sakit, ano ang sinasalamin ni Jesus? Ang Diyos ay makapangyarihan. Pero kasama sa mga bagay na ginagawa ni Jesus, kapag siya ay pupunta sa iba't ibang lugar, ay siya ay nagpapagaling. At kasama sa kanyang pagpapagaling ay ang pagpapatawad sa mga pagkakasala. At ano ang sinasalamin nito sa buhay ni Jesus? Na ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya kung titingnan natin mga kapatid ang buhay ng Panginoon, tama, siya ay Diyos at siya ay tao. Pero sa kanyang pagkatao, kailanman hindi niya inalis ang pagmamahal, ang awa at ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa bawat isa. Kaya siguro mga kapatid, magandang tingnan din po yan sa buhay natin. Pero baka madalas ang sabihin natin, hindi naman ako Diyos. Di ba ho? Kaya nga minsan kapag nagkakamali tayo, ano yung madalas nating rason? Tao lang. Kapag nagkakamali tayo, ang madalas nating sinasabi, hindi ako perpekto, hindi ako Diyos. Kung tinatawag tayo magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, minsan ang nagiging dahilan natin, bakit? Diyos ba ako? Pero mga kapatid, tandaan natin, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos bilang kanyang kawangis. Hindi man tayo Diyos, pero dapat sa buhay natin, nandoon yung pagsusumikap natin na ang puso natin ay maging puso ng Diyos. Anong klaseng puso? Pusong puno ng pagmamahal. Pusong puno ng awa. Pusong puno ng pagpapatawad. Hindi man tayo Diyos, pero pag sumikapan natin na sa ating pang-araw-araw na buhay, sumalamin ang Diyos dahil nasa puso natin kailanman ang Diyos. Mga kapatid, si Jesus, naging tao man siya, ngunit hindi niya inalis sa kanyang buhay, hindi niya inalis sa kanyang isip, at higit sa lahat, hindi niya inalis sa kanyang puso na siya ay kadugtong ng Diyos. Kaya nawa sa buhay natin, yan din po ang maging hamon sa atin. Ako ay nilikha ng Diyos, hindi man ako Diyos, pero nasa puso ko ang Diyos. At kung nasa puso ko ang Diyos, dapat ang aking pakikitungo sa aking kapwa, laging may awa, laging may pagmamahal. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyong napakinggan, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ay sinugo ng Diyos. Siya ay pinadala ng Diyos Ama.
Pero tandaan natin mga kapatid, na tayo pong lahat na sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno ay sinusugo din. Di ba ho, sa pagdalo natin ng misa, sa pagkatapos ng misa, ano ang sinasabi ng pari? Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At dito po sa Quiapo, pumapalakpak tayo. Hindi ko po alam kung bakit tayo pumapalakpak. Pumapalakpak ba tayo dahil tapos na yung misa? Ang haba kasi ng sermon ni Father. O pumapalakpak tayo dahil tinatanggap natin at tinanggap natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa puso natin. At sa ating pagtanggap sa mahal na pong Jesus Nazareno, tayo nawa ang magdala, maging mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating kapwa. Sana po ganun yung nangyayari sa atin na sa pagtanggap natin kay Jesus, makita nawa ng iba si Jesus. Makita nawa ng iba ang awa ni Jesus. Makita nawa ng iba ang pag-ibig ni Jesus sa buhay natin. Pero minsan po aminin natin o hindi, kakatapos pa lamang ng misa, may kaaway ka na sa labas. Pagkatapos pa lamang ng misa, nagtutulakan na tayo. Pagkatapos pa lamang ng misa, nagmumurahan na. Pagkatapos pa lamang ng misa, hala, kung ano-ano ng paninira sa kapwa ang nagagawa. Hindi man tayo Diyos, pero kagaya ni Jesus, hindi tayo dapat bumitiw sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagsugo kay Jesus ng Diyos Ama, pinapaalalahanan din po tayo na tayo din ay sinusugo. At sa ating pagsugo, sa ating paglabas dito sa loob ng simbahan, tinatawagan tayo maging mukha ng Diyos. Maging mukha ni Jesus. Mukha ng awa. Mukha ng pagpapatawad. At higit sa lahat, maging mukha ng pag-ibig. Nawa, sa pagtingin natin sa imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno, paglabas natin sa ating mga kanya-kanyang buhay, makita si Jesus sa mukha ng iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay, subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos, kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamagitan niya. Ang ating panalangin, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat ng pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig
at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at itapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng mga tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan ng katawan ng Kristo,
para sa buhay na walang. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong lupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y kong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa magsalo
masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Announcement. Pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sama ka namin, I'm
sa'yo, marahal.